Okay mga kuldiboy, so dumako tayo sa ating topic about buhay butcher sa supermarket. Share ko sa inyo mga kabayan ha, ang short story about my experience kung ako ay naging butcher sa supermarket kung saan kinuha ko yung aking karanasan at successfully naging butcher din ako dito sa ibang bansa, dito sa Canada. Ano ba yung mga ways para kayo ay magtagal sa trabaho kung kayo ay baguhan pa lang, especially bilang butcher sa Pilipinas sa mga supermarkets? Sa karanasan ko mga kabayan ha, ang mga paraan or ang mga ways para kayo ay magtagal sa trabaho is unang-una kinakailangan marunong kayong makisama, marunong kayong sumunod sa mga superiors, meron kayong self-initiative or meron kayong pagkukusa. Much as possible, meron din kayong tinatawag na punctuality. Kinakailangan, nasa oras ang pagpasok ninyo. And most especially, kinakailangan marunong kayong mag-customer service kasi hindi lang naman kayo butcher guys. Kayo ay merchandiser as well. Remember, kayo ay nagbibenta ng mga produkto. Particularly, karneng baka, karneng baboy. Okay? Meron kayong product knowledge mga kabayan ha. Kinakailangan alam ninyo kung ano yung binibenta ninyo, anong parte ng baboy ba yan o baka. And as much as possible, alam nyo rin kung ano yung mga tamang lutuin sa mga products na yan. Dahil syempre, kasama yan sa tinatawag na customer service, mga kuldiboy. Hindi lang sasabihin mo sa customer na meron po kaming ribs, tapos na. Of course, sasabihin mo, meron po kaming ribs, perfect po ito sa sinigang, pwede rin po sa kaldereta. And pwede rin po sa kung ano-ano mga lutuin. Lalong-lalo na ngayong tag-ulan. So, dun pa lang, may hikayat mo na yung customer na bumili. Okay? Guys, along the way matututunan nyo yan. Mga diskarte sa pagbibenta. And kinakailangan, maingat din kayo guys sa paggamit ng mga tools. Kuchilyo, sa mga machines. Lalong-lalo na kung nangangarap kayo makapagtrabaho sa ibang bansa. Alagaan ninyo ang inyong mga kamay. Okay? Ito yung asset ninyo para kayo ay makarating sa ibang bansa. Ang inyong pangangatawan, kinakailangan as much as possible, fit pa rin kayo. So yun, tandaan nyo mabuti yan mga bayan ha. Irespeto ninyo ang inyong mga superiors, team leader, supervisor, store manager, store supervisor, and syempre, yung mga nauna sa inyo sa trabaho. Okay? Hindi masamang magtanong sa mga kasamahan ninyo, hindi masamang mag-observe. Along the way, kayo ay matututo. Huwag nyo ninyong kaingitan ng inyong mga kasamahan na nauna sa inyo na nakaalis na agad. Of course, lahat tayo ay may kanya-kanyang time for success. Remember, kung nagsisimula ka pa lang, that means meron ka ng progress. Okay? Hindi ka tulad ng iba na totally wala pang experience. Kung ikaw ay nagsimula ngayon, automatically progress na yun. At along the way, habang gumugulong ang mga araw, buwan, taon, maaari ka na makapag-apply. Remember, UK, 6 months, pwede na makapag-apply. Canada, 2 years. In Cargill, pwede na. Before 3 years, ha? Ngayon 2 years, pwede na makapag-apply. Magsaysay global ang apply ninyo, bow to Cargill. Ha? And kung ibang agency ang target nyo or ibang country, make sure na aware lang kayo sa mga qualifications and requirements na kinakailangan nyo i-provide. So yun, ang buhay sa supermarket guys, ha? In short, hindi madali. Tandaan nyo mabuti yan. Kagaya rin ng mga ibang trabaho, ang pagiging butcher, kinakailangan masipag ka, matyaga ka, matiisin ka. Dahil dumarating din yung mga pagkakataon dyan na kung minsan may mga hindi pagkakaunawaan. Excuse me, nangyayari talaga yan. And alam nyo ba ang isa pa sa nagpapaganda ng trabaho o nagpapaganda sa trabaho? Yung may harmony guys. Ano bang ibig mong sabihin? Meron kayong pagkakasundo sa team ninyo, particularly sa inyong company or agency ba yan? Ganon din sa competitor. Guys, remember ha, hindi porke kalaban or competitor is hindi nyo napapansinin or parang dededmahin nyo na. So, sa lahat ng mga nangarap makapagtrabaho sa bansang Canada, Australia, New Zealand, United Kingdom, tandaan ninyo mabuti ha, kinakailangan nyong tiyagain kung ano man ang naranasan nyo ngayon. Kung hindi nyo pa mabuo-buo ang karanasan nyo or ang inyong experience, well, kinakailangan nyo mang tiyagain.
patience is a virtue. Ka. Kung nahihirapan ka, gawa ng hindi ganito ang iyong trabaho before, well, kailangan mo lamang i-adapt. Along the way, habang tumatagal, as long as mahal mo ang iyong ginagawa, napamahal ka sa trabaho mo, gagaan ang lahat. Okay? So yan mga Oldie Boy, I hope paano nagkaroon kayo ng konting kaalaman or idea sa video nito. And kung sakasakaling nagustuhan nyo, don't forget to give a thumbs up. And kung bago pa lang kayo sa akin channel, huwag makalimutan mag-subscribe and click yung notification bell para lagi kayong updated sa mga videos, updates, advice, and knowledge na aking upload. Remember always guys, keep the dream alive, be inspired and be motivated, be consistent, be patient, and have a positive mindset. Kita kayo sa akin next video. Kung meron kayong mga suggestions or comments, ilagay nyo lamang dyan sa ating comment box. And meron tayong Facebook group, Ligo Filipino Butchers, kung meron kayong mga videos and meron kayong mga details about job hiring, local or abroad, ilapag nyo lamang dyan sa ating Facebook group. So paano? Bye-bye muna guys. God bless.